Plus News Update. Sa ating mga balita, Ayungin Shoal itinalagang red line ng Pilipinas na hindi dapat tawirin ng China. Dalawang tripulanteng Pinoy patay sa missile attack ng Houthi rebels sa Red Sea. Ex-convict sa Quezon City patay matapos pagbabarlin sa ulo ng riding intendant. DOH at PNP nagsanib puwersa para labanan ng vape crisis sa kabataang Pinoy. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi pwedeng tanggalin ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil itinalagang isang red line ng gobyerno ang Pilipinas ang area na ito na hindi dapat tawirin ng China. Ayon kay Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kinumpirma rin ng opisyal na mayroong Navy warship sa lugar noong mangyari ang insidente ng pambobomba ng water cannon nitong Martes. Kabilang ang dalawang Filipino seafarers sa mga nasawi sa pinakabagong missile attack ng Houthi rebels, ayon sa Department of Migrant Workers o DMW ngayong araw, March 7. Sa pahayag ng DMW, kinumpirma ng ahensya ang pagkamatay ng dalawang tripulanteng Pinoy matapos tamaan ng missile mula sa Houthi rebels ang sinasakyan nitong merchant ship habang binabaybay ang Red Sea at ang Gulf of Aden kamakaila. Dagdag pa nito, dalawa pang tripulanteng Pinoy ang nagtamo naman ng malubhang pinsala mula sa naturang pag-atake. Sa ulat, tatlo ang namatay nang maganap ang pag-atake sa barko, kung saan 15 Pilipino ang lula nito kasama ang 4 na Vietnamese, 2 Sri Lankans, 1 Indian at 1 Nepali national. Ito ang kauna-unahang beses na may napaulat na nasawi mula nang umatake ang nasabing grupo noong November 2023. Patay ang isang lalaki makaraang pagbabarilin sa ulo ng riding intendant sa Sitio Mendez Road sa Barangay Baysa sa Quezon City nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga nakasaksi, nakarinig sila ng 2 putok ng baril hanggang sa makitang bumulagta sa kalsada ang 33 taong gulang na lalaki dakong alas 8 kagabi. Batay sa salaysay ng kaanak ng biktima, kalalaya lamang nito sa kulungan noong nakaraang buwan dahil sa kaso ng ilegal na pagsusugal. Ngunit hindi pa malinaw sa kanila ang posibleng motibo sa krimen. Na-recover naman ng otoridad sa crime scene ang 2 basyon ng bala at cellphone ng biktima. Samantala, hustisya ang sigaw ng naulilang pamilya ng biktima dahil sa nangyari. Naglabas ng order si Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ng isang Service Operation Directorate para basagin ang ilegal na pagbebenta ng e-cigarettes at vaping products sa mga menor de edad. Nagbaba ng utos si Acorda matapos humingi ng tulong si Health Secretary Teodoro Herbosa sa PNP para harangin ang access ng mga kabataan sa e-cigarettes matapos nang may nakitang pagtaas ng vaping incidents sa Filipino youth. Ayon kay Herbosa, humingi siya ng tulong sa PNP para sa mas estriktong pagpapatupad sa isang probisyon ng Republic Act 11900 patungkol sa pagbabawal ng pagbebenta ng vapes sa mga individual na wala pang 18 anyos. Sa datos na inilabas ng Philippine Pediatric Society noong 2021, lumalabas na 11% ng mga estudyante na may edad na 10 hanggang 15 ang nakasubok na ng vape. Para sa Kidlat News Update, Renzo Renon nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.